magpasalamat po. For example, dalang kay Gilwa, na korbola lang po sa imo, pero saya, yan ang lagi pa sa makuwi. Salamat ka, ayuhan, iba ganahan dalang. Yeah! Ganahan kay ka. Iba, mas ganahan pa ka puting flag kami na buwan. Ganyan man, kapalo magpasalamat. Mga bana, kung lutuhan mo parang tayo, ay abrigado. Salamat kay Boron sa tayo. Pasalamat niya. Welcome to Love Yes! Let's enjoy life together! Please like and subscribe and click the bell button. Enjoy! Hindi ka na si Mana para magtanda ng life group. Tingnan mo sa manang life group. Ang life group, lahi na siya sa Bible study. Pero ang kita ito ninyo. Dilipas! Ayan. Ang Bible study, nag-study lang sa Bible. Pero ang life group, aside sa pag-study sa Bible, ito ang mga gola na is atong gina-applicar ang pulong sa Ginoo. Sa atong kinabuhi. Useless man ang bright kita sa Bible, pero wala na-apply sa atong life. Sa may resulta na, kusukita mo sila sa uban. Kusukita mo kipag-debate sa uban. No? And, nag-mention na yan sa Bible, maginig mo maay. No? Sa may resulta ng bright sa Bible, resulta na, religion. No? So, kung sa religion ninyo, pabili lang mo niya. Ano man, di man na makaluwas. No? Pwede na musundan ng religion sa tibuok kalibutan. Pero hindi na makatawag kaluwasan. So, ang goal na ng life group, hindi nga itong buwaton ron, is magkaroon dito ang tinuwa ng connection sa itong kinabuhi, sa Ginoo na nagbuhat sa itong kinabuhi. Kinsa man ang Ginoo, wala'y lain si Jesus Christ. No? So, mo na siya ang main goal, anong may ginatawag na life group. Wow! Salamat. Sige, so, na-mention, timing kayo, akong topic to rin, na-mention ni Dato Kamag na isa yung nagsakay din sa buong buga niya. Break sa Burbada. Appeal ka dito yan. Appeal ka dito. And ang title sa buong topic today is being grateful sa Bisaya pa, pagiging mapasalamaton. Wow. For the whole year, kasabot ko, nag-Bisaya ka lang. Yeah. Magpatik sa alo ko. Kaya na, kaya na. Kumapya na sa lab. Oro na ko na ipalan. Okay, so mayo, may nagsasabot ng Bisaya ka lang. And ang ako ang share karon is sa pagiging grateful or mapasalamaton. No, I believe isa sa mga reason no nga nung naa mo diri aside sa ihatag o nga kanang murag tawag ni ihatag, I believe na isa na yung mga rason sa atong kinabuhi nga nung kinahanglan nga mapasalamat. No, and i-check na ko sa ang definition sa word nga mapasalamaton, and ang definition is nagapasalamat ka tungod kay naay nahitabo or walay nahitabo. No, so meaning na nalipay ka, nagpasalamat ka, kaya wala na yung tabutong disgrasya ka din natin. Simple yun. No? Kung uno kayo mo, pasalamaton. Pasalamaton ka nga sa tibuok katuigan, buhay ng yapon ka atod karon. Pasalamaton ka kay anaay mong pamilya, kumplito. Pasalamaton ka nga in spite sa mga linog, no? Nga kasunod-sunod ng mga linog, anaay yapon mo, buhay ng yapon, no? Pasalamaton. And nakoy basahon ng verse, no? Kung ano lang putluon din, i-mention pa sa 1 Thessalonians 5.18 na give thanks in all circumstances. Sa Bisaya pa, magpasalamat daw sa tanang circumstansya, sa tanang sitwasyon. Yeah. So kung mention tao, tanang circumstansya, appeal ba din ang mga pangit nga panghitabo? Yeah. Appeal? I-mention man din na give thanks daw, magpasalamat sa tanang sitwasyon, circumstances. Ngano daw? For this is God's will, moto niyang pagbuhat sa Ginoo. Sometimes, no, mapasalamaton lang ta kung maayong panghitabo. Pero kung negative na gani ang panghitabo, hindi na ta kabalo mapasalamat. Mapasalamaton ta kung naisundan. Pero kung walay sundan, magsige na reklamo. Right. Mapasalamaton ka nga, gisugot ka, no? Pero katong namin yun na, hindi na ka mapasalamaton. Ayay! So mo na ba na dimension din sa Bible, magpasalamat sa tanang circumstances. Question.
nabay mga negative circumstances sa imuha karon nga murag wa gyud ka kanahi. I-mention sa Bible, magpasalamat daw diya punta kay nganuman. For this is God's will. Modo ni siya ang pagbuo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Another verse, Romans 8:28. And we know, no, nasabta na to, that in all things sa tanang mga butang, God works, ginalaw sa Ginoo for the good. Para sa kaayo sa atwa, no? Wala dimension na mga walay gialaw ang Ginoo nga makadaot sa atwa. Yeah. No? So kinahanglan nato magpasalamat. Yeah. Kaya isang ka-story, tinuod ni siya nga naitabo kaning genocide sa English, sa Bisaya, no? Kay kanang mass murder, kanang pinakyanay tribo sa ano sa Africa. No? Ay naitabo nga tribal war, kasabot ng tribal war, no? Kanang tumbat sa mga tribo. Eh, nahita mo na siya dito sa Africa. Sa sulod sa 100 kaadlaw, 1 million ang namatay. Grabe na kaya tayo. And one day, na isa ka pastor na nadakpan sa kalaban ng tribo, pastor. Eh, napilongan siya itong tribo ng kalaban, so wala siya yung choice, nadakpan. Ano itong mga killer? Before na ito ni Patyon, pagkalutot sa nato siya o kaning lunganan before siya patyon, no? So moto samtang kasi di siya ugkalot, kasi di mo siya ugampo. Ano siya nga, Lord, ikaw ang Diyos na akong gina-preach na nag-save, nagluwas kay Shadrach, Meshach, at Abednego na kung time nasunugon sila, pero wala sila nasunog. Ikaw to ang Diyos nga akong gina-preach na nagluwas kay Daniel, nga wala siya ikaw sa mga leon, kabalutan ng story. No? Ikaw tong Diyos nga akong gina-preach na nagluwas sa tibuok nasod sa Israel, sa kamot, no, sa Egypto. E nangunta na siya nga, Lord, the same lang bagyapon ka nga Ginoo, ikaw lang bagyapon to nga Ginoo until now. E sumalo siya sa tubag nga ang Ginoo, wala Ginoo sa. Eh Lord, kung wala ka nausap na Diyos, kaya kaya ko ni muluwason. No? Eh nagyang gina-expect na tubag sa gigikan sa Ginoo, dahil magalang ang mga anghel na naidad ko ng espada. Pero lahit ang natubag sa Ginoo. Gusto ba natubag sa Ginoo? Samtang kasi hindi siya ugalo, nakita ng iyang Bible sa isa sa mga killer. And i-open sa killer ang Biblia. Eh nakita niya dito, nga na yung mga highlight, kana na yung mga color. Nakita na ito, kana na yung mga linya ng mga versikulo. Eh nanguta na itong killer. Ano siya, himuha niyong Bible? Kung nitubag siya na, oo, akuha ng Bible. Actually, pastor ko niya, ano ito siya. And then, kung sa may meaning, aning mga nakalinya, mga naka-highlight niya, mga versikulo. Eh nangon itong pastor na akuha ng mga paborito ng mga versikulo. And then, nangutanan ako itong healer. So, buot pasabot, nabasa na ni Nimo kanan. Kaya almost tibok Bible na ay linya, na yung mga highlight. Kung nino siya, yes, ako na nabasa tanan. In fact, ano siya, ako ako ganun yung gina-preach. So, yung masaya ng preach. Ako, mas ako ang ginawali. No? So, ang mga versikulo. And na-notice niya, sa samtang nag-converse, samtang nag-asturyanay sila, na-notice niya nga Holy Spirit, iyak din na na'y ginahimo ang Holy Spirit at atong tawana. So, panayon lang siya ang kalot sa iyang lunganan. And then, after mga pila ka minuto, ingon tong killer, dagat na to sila, ingon tong killer, ana siya sa ilang boss, boss, okay lang mga tabangan ako siya ang kalot. So, mo itong nisugot ang boss niya, kuhaan sila, nagkalot ito. Pagkahuman ang kalot, ningon tong killer nga ni tabang sa yagalot, ano siya nga, boss, dili lang sa nato siya patyon. Lahi na lang sa atong ibukang dali, kaya naman tayo ipatay. Pagkalot na lang kunig another nga lunganan para sa iya. So mo ito nga, nisugot ang leader. And then, ningon tong, tawag ganit ka tong killer, ano siya nga, sir, okay lang ba nga, before tani nangit siya sa iyang leader, okay lang ba nga before mi magsugod ang galot, maminaw sa misaya, magwali, maminaw sa misaya. Okay, no? Yeah. And then, niingon itong, naiubang mga killer niyo pus, na sila nga, ano, maminaw man ito sa iyang, na mamatay lang mangyapon na niya. And then, ako yung mga likuan, niingon na, wala may mawala sa ito ako maminaw ito sa iyang. Alright. So, nagkaroon, nag-conflict sa ilang grupo. Yeah. And then,
barog ang leader o ningon siya nga kung dili mo gusto maminaw panglagaw mo pero katong gusto maminaw pabilin so na ilagaw na ko nagpabilin. Alright. So samtang itimlog siya dito gikuha niya yung Biblia oh and then iyahang gi aprihan nagsugod siya wali. Wow. Along the way pagsugod niya wali na na-notice niya nga katong mga killer no nagsugod na og kinahilay sa ilang mga mata kay nganuman tungod kinakinilakay sila nganuman tungod kay giika pag-ayo sa Ginoong ilang kasing. Wow. After sa preaching ningon tong killer I am katong head katong leader sa ilang grupo ano sila nga kung what yun ang inyong tauhanan eh, ang iyahang logo no kamo ang responsable innocent ni siya wala siya sa lahat ang iyang dugo mapadulong sa inyo sa inyong pamilya wala gi-leader na mapatay saya hangtod karon katong pastor buhi pa. Wow. And every day mapasalamaton kay siya kay nganuman in spite sa negative nga nahitabo nagapasalamat yapon siya kay nganuman gigamit to siya sa Ginoo para masabwag ang iyang pulong. Yeah. No sometimes wala na ko sa ikaunon, hindi na tayo kabalo magpasalamat pag sige nagreklamo. Yeah. I-mention sa Bible, magpasalamat sa tanang circumstances, kaya naman, mauni siya ang pagbuong sa Ginoo. Alright. Muna, kung ay makawal sa inyo niya, pasalamat kay Ginoo. Ayaw, pasalamat ka, Lord, salamat kay mo na siyang kuwaon, dili po din. Pasalamat ka, Lord. Kunon po niyo siya mong bumako, pasalamat ang Lord, na naan siya, always. Pasalamat na yun. Usahay ang mga banad, di nagusto namin mga banad rin. Hindi nagusto muli sa palay, kaya nga naman pag muli sa palay, napuno na ang yaw-yaw sa asawa. No? Instead nga magpasalamat, uy, salamat kayo na nakasulis magka. Hindi nagusto muli, kaya nga naman, napuno na ang yaw-yaw. Asama na yung sundo. So muna na always na magpasalamat. So unsa man ang mga manifestation, once na natay mapasalamaton niya kinabuhi, unsa man ang magawa sa atong kinabuhi. Number one, isa sa mga unsa niya mga benefits once na natay mapasalamaton niya kinaiya. Number one, once na mapasalamaton ta, it opens the door to more relationships. Meaning, daghan ang mga tao nga ganahan sa imo. Dili yung kaganahan ang mga tao nga negatibo. No? Ganahan nyo kang mga tao mo always magpasalamat pa. For example, naalang kay Gimwa, or wala lang kung sa'yo, pero saya, yan ang nga ipasalamat. Uy, salamat ka. Ayuhan, iba ganahan kay Gana. Yeah. No? Ganahan kay ka. Iba, mas ganahan pa kaputing flag ka. Eh, nga, kuhan. Tingnan naman, kapalong magpasalamat. Mga bana, kung lutuhan mo parang kayo, kayo reklamo. Uy, salamat kay Morong nasa dad ka. No? Pasalamat niya ako. Ikadua, once ka mapasalamaton ta, gina-improve ang ato ang physical health. Wow. Diba? Kaya nga naman, mapasalamaton, dili ka ma-stress. Naiuban ka ron, 30 anos, mura nag-sigwinta. Nga naman, kasi lang, no? Dili mapasalamaton. Improves na siya physical health. Number 3, once ka mapasalamaton ta, gina-improve ko ng ato ang psycho, ato ang mentality ba? Tayo ba, dali lang kayo ma-depress, dali lang kayo ma-stress, muna ba, dali lang magpakamatay, yun na naman, hindi magpasalamat. Kinaan lang na magpasalamat. Ikaw pa, ang mapasalamaton, kabalo na kamusabot sa uban. Ay nga naman, mapasalamaton. Ang isa sa mga sikreto para natay nindot ng relasyon, especially sa mga mag-asawa, always magpasalamat. Always mo appreciate. Dili kay magsigilang mo expect. Ikalima, ang beneficyo, once mo magpasalamat yung ita, mas mulamig ang atong tulong. Yeah. Isa sa mga rason na nung maglisod ang tulong, tumukitin sa magpasalamat yung. Kasi kagunaw na katong gawaan na ito, naglagot ko sa iya. Ako itong iyang ipadunggan ka ganiha ba? Pantay lang ito nga. Maglisod ang tulong. Kasi kagunaw na ito sa mga tao, pagkagunaw na kita, may ganyan, huwag man lang kung ibayaran sa iyang utang. Alright. Tama lang. Magpasalamat.
personally, once nga muhig dato, diretso na yung puso, wala na yung pinauna-una. Kaya nga naman, kung kaya wala na yung makapastress. At itong mga mapasalamaton, always lamig ang tulog. Tanawar ko na yung mga tapang lamig pa nag wala yung mananaw. Once nga mapasalamaton ta, maayod yun ang tanaw nato sa itong gawgaling. Nag-improve sa itong self-esteem. Kung magsigitag reklamo, grabe ta mapasalamaton, magsigitag pangita sa mga butang na wala ta. Dapat nag-inaakuhan nyo. Kung sa mga manifestation sa mga dili mapasalamaton, number one, mone, itong mga dili mapasalamaton, reklamo. Oh, yan. Complain ang complain. Sa mga dili mapasalamaton, magsigitag-reklamo. Hindi mo tapag-undan nyo na lang. Kung init, reklamo. Kung ulan, reklamo niya. Kung usay, maglibog ang ginuro sa mga ayaw, magsigitag-reklamo. Kung ulan ang sudan, lamig. Ayaw sa reklamo. Kung walay sudan, ayaw reklamo niya. Kung pasalamat. Kapalo ba mo na yung ginood na testimony? Wala sila yung kaunon. And then tapos sa mama, papa, ilang mga anak na sila sa table, sa ilang kananan, sa ilang lamisa. Wala sila yung pagkaon. Kapalo mo silang ibuat. Nagpasalamat. Nagkulitay sila gamot. O nagpasalamat. Lord, salamat kayo. Ikaw mo tulpay sa aming kaunon karon. In Jesus' name. Amen. Pagin mo nilang amen na inanuntok sa ilang pulitahan. Wow. Ambre sa ilang nila sa ilang punta, walay tao, pero puno kayong grocery. Wow! So, yung nga naman, always magpasalamat. Yung nga naman, sumod kay Tanan, pagpuhod din na siya sa Ginoo. So, pasalamat na karun. Kauban ba nato ang kapuang kapamilya? Pasalamat. Tama ba? Ikadwa nga, mugawas sa tuwa kung hindi tama pasalamaton, magsigi lang kung buko. Kadugay ang simod kasakita nagkalimutan. Sige lang buko. I-mention pa sa Philippians 4, kabasawa na ito sa Isaya, sa Philippians. Philippians chapter 4, verse 6, i-mention the rain. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, bisan unsa ayaw na kabalaka, kundi pangayuha sa Dios ang inyong gikinahanglan. Asa daw mangayo sa? Sa Ginoo, dili sa tuko. Na. Bahin lang gani, dili ng Dios sa Ginoo, dito mas tuko. Pangayuha sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat. Talaga ni wala ka pero nagpasalamat na kandaan ba? Sa tanan ninyong pag-ampo. Verse 7, ugang kalinaw sa Dios na dili matugkat sa tao. I experience sa muling kalinaw na dili matugkat sa tao. Personal lang mga na akong testimony. Naman ko'y duwa ka anak. Supposed to be na ako'y tulog anak. Ikaduwa na akong anak na kung namatay. Sa tiyan pa lang sa akong asawa, namatay siya. Eh, naka-experience na mga ng gusto ninyo masulukon. Pero di mo magsubok. Kanakuan mo, ano ka na yung gusto mo? Kanakuan ba, naigrabe lang yun nga kalinaw. Gusto na ko magsubok pero wala yun, naigrabe nga kalinaw sa sulod. Gusto na ko makilang. Gusto man yun, lakban na ko kung anak, no? Ano ba? Tingnan man mo, i-mention din sa verse 7, ang kalinaw sa Diyos na dili matugkad sa tao. Unsa daw? Manalipod sa inyong kasing-kasing o una-una. Kaya aburido na ta, tingnan man, walay kalinaw. Puno sa problema, tingnan man, walay kalinaw. Unsa din dapat buhaton para natin kalinaw? Pangayon ang tanan natong ikinanglan o magpasalamat. O ang kalinaw sa Ginoo. Dili yung matugkan sa tao. O ano'y manalipot sa itong kasing-kasing gulong na. Number 3, yung sama ng mga tawagan eh, ang bugawas sa tao, kung naayan, kung hindi siya mapasalamaton, puno sa kahadlo o kabalaka. Kung masigit at kabalaka, isa na siya sa mga sinyalis
seryoso ko ni sa akong asawa o kalagad sa Ginoo. Niya mo kini sa panahon na halos wala na may kaunong. Hindi makakalatan sa akong labas ko. Pero niya mo sa panahon nga halos wala na may kaunong. Pero wala din ko nakaremember na ni good man me. Niya mo sa panahon nga halos wala na may ibayan sa bill sa kami. Pero nagi mo ako tinganuman. Hindi ko masagdan sa Ginoo. Yan ang baka ayaw mo kabalatan sa inyong sitwasyon tinganuman. I-mention sa Bible, pinapakaon magaling niya ang mga langgan. Yeah. Kamu pa kaya na mas, ano ba, mas bilinod pa sa mga langgan. So ayaw mo kabalaka, hindi mo kapag ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka. Hindi naman, i-provide sa kinuha. I-mention sa Bible na seek ye first sa kingdom. Munaw na natong iyang dinarian. All these things, tana natong itinanglat, it will be added. Idungag lang sa Ginoo. Wala dimension diyan ngayon mong paliton. Idungag lang. O na nga kung tinuod na siya, tanan ninyo nakita sa kuha, tinatag na ni tanan. Ano man, tungod kay tinuod yun ang pulong sa Ginoo. Si cellphone, huwag tanan, itinatag. Huwato mo sa palay, ang mga palay is halos mapuno na umagamit, itinatag na tanan. All these things will be added. Even ang among pang-grocery, nanay nag-grocery. Ang pambayad na mo sa mga bill, nanay nag-bayad po. Tingnan naman, all these things will be added. Ibungan lang sa Ginoo. Kung muna ko na ito, yan ito. Usahay. Usahay. Oh, kabaluman tayo ng prinsipyo, pero usahay. Wala na ito pinakray. Dali lang kayo ngayon, mga Lord. Love di ka kayo. Salig yun po sa inyo. At pero maipit na gani. Usahay. Abang pagsaling sa Ginoo, kumanto na sa upang tao. Ayan. Okay, mayroon na sa kudya. Kasi natin extra. Ayaw ka bala. Kaya mo tapat eh, ayaw ka bala. Ayaw ka bala ka. So, unsahon man, para magkaroon taong mapasalamaton na tinabuhi. No? Mapasalamaton na kasing-kasing. Kisa din gusto maging mapasalamaton. I believe na akong tantanan. Wala siguro gusto din nga maging mega birbing. So number one, decide, desisyonan nato. Nayon ang utana sa kuha, nagatuntong ako sa isa sa mga school sa Davao. Nayon ang utana sa kuha na siya, sir, ano na may mga, ano dili man ang mawala ka ng mga reklam at magsigilang reklam. Anak ko kay Moma ng ilang di-practice. Kasanay na, ganda ko, magsigilang reklamo. Yeah. So muna nga, desisyonan ko nato, always nato, i-practice ang pagsigil pasalamat. Piling ni makuha ko isa lang kagabi. Murara na siya sa basketball. Walay mag-champion na kaisa lang nag-practice. Yeah. Magsinigil lang practice. Tama? I-same po na siya sa tuwa. Kung gusto na ito nga maging mapasalamaton, always na ito i-practice na magpasalamat. Magsugod niya. So, isa din gusto man mausap. Ako. Matistingan din ako niya. Anay, mag-aburido sa imo. Matistingan din ako. Manigil mo ni Pastor. Salamat dito. Mga sorry, kaduha. Always look for the positive side. Pangitaon na ito ang maayo sa tanang sa tanang sitwasyon. Tayo statement pa na naituwa ka side sa sinsinyo sa kwenta. Usahin, nakafocus lang ta sa isa ka side which is negative. Wala ta nakafocus na napunin positive sa tanang sitwasyon. Tayo nag-boost sa taga-bansalan na ilan ako at makusok nila ang lindol nito. And sige siya reklamo sa iyang boost na nagawa na na nagupa na silang balay na napila nila katuhin na buhan. Pero i-tawagan ni inagaw na ako dito mag-comment na pasalamat ka. Yeah. So, muna siya ba na always look for the positive side. Always din mo i-ask him ko ulit ba, Lord, nga nung di-allow ng ganyan mo, kaya nga naman naging na yung purpose ka ng butang. Last testimony, may one time na nagsabot niya sa akong asawa na magkita. Nagulat ko kung tulog ang oras. Sa pag-inulatay na kung tulog ang oras, pwede na kong sukuha. Grabe, tulog ka oras, grabe po na oi. Pwede na po sukuha. Eh, wala ko kaulat, ako ang iteksan. Tinanag na huwag ka. Ano ba?
then tungod nato nagkaroon og conflict sa munwa. And then gi-ask na ko kung pwede ni Dios na dalaw matong analyze sa kay di nato na sa Bible nga magpasalamat sa tanang butang kay naay purpose. So mo tong gi-ask na ko kung pwede ni Dios nga nung gi-allow matong natadugay siya. And then na-realize na ko nga gusto kay sa Ginoo nga mautang mausab ko og ang buta ko nga kuwang pasensya. Isaw na dili ko kapalo og pasensya. Pero karon taas-taas na gamay. Ano man, i-allow to siya sa Ginoo para mutaas og pasensya. Question, napay nagapangaway sa imo karon? Wala, no? Basig gusto lang sa Ginoo nga mutubo ta sa atoang gumpak nga pakita ta og masoban. No? So, negative or positive? I-allow na siya kay life purpose. So, wala siya. Look for the positive side. O number three, hindi nga ginatawag na be connected to God. Always ka nga mukunek sa Lord. Kanang gabi na ka nang mureklamo. Lord, gusto na po na ako. Mureklamo na po. No? Matindal na po kung mureklamo. Na po Diyo. Hindi mureklamo na isa. Duli ka sa inyong Lord. Mukunek din po sa inyo. Sa Manila yung sulti, wala ko ipakialam. Duli po sa inyo. Ano man, kumukonekta sa Ginoo, siya man ang source sa pasalamat. Yeah. So, muraro po na ka ng tubig, kung asa itong nakakonek na tubo, dito po mo flow ang tubig. Kumukonekta sa Ginoo, mo flow po kung asa na sa Ginoo. Klaro ba? Yeah. Sige, so, always tayo mag-connect. So, right now, no, mag-ampot, ha? And then, idugo natin itong mga ulo, kumukonekta sa Ginoo, karuntak na na. Ano man, siya ang source sa pagpasalamat. Siya ang source sa kuma. Siya ang source sa talagutan. So, ilubo na to itong mga ulo. O sabat ani nga pagampo. Sunod lang ani Ginoong Isus. Pasailua ko, Lord. Sa tanan kong nabuhat. Akong giangkon. Ikinanglan tika. Sa akong kinabuhi. Lord Jesus, karong taknaa, mukunek ko sa imuha. Akong isurrender, Lord. Tibuok na akong kinabuhi. Diya kanimo. Lord Jesus, inaimbitahan tika. Musulod ka na ako. Ikaw na, Lord, ang maghari. Magbuot sa akong kinabuhi. Nabangi ko, Lord, sa tanang butang, positibo or negatibo, makapasalamat ako sa imo. In Jesus' name. Amen. Iyang butang mo, Lord, na kung kinapray, matapos ang nanagari. Pasayod ko, Lord, na nagabalukas ang kanan nilang sitwasyon. Walay natagong kanimo, I pray. Subod ka rong tata, Lord. Mahimo silang katawan na kabalo magpasalamat, Lord, sa tanang butang. Maayo, mukili maayo. I pray, Lord, na the way silang mustorya, Lord, mugawas na ang pagpasalamat. I pray na tanan nilang pagabuhaton, always na magpasalamaton. Mahimo silang panalangin, Lord, sa tanang tao na nakakonek sa ilang life. Lord Jesus, I pray na imuha silang protection at always. Kung imuha silang panalanginan, Lord, always, O God. Salamat kayo na ikaw ang Diyos na nahigugma sa ila. Concerned kay ka sa ilang mga kinabuhi. Lord Jesus, salamat kayo na ikaw ang mag-provide, Lord, sa ilang mga kinanglan sa matagandang mo. In Jesus' name. Amen. So, ayong buntag sa tanas. Napakala ito, Diyo. Masalamat. Sige, so, lato lang. Ay, si Madam. Ayong buntag mo. Ay, Madam. Salamat sa akin. Tambung ko ng dahon na inyo. Prayer sa akin. Kila na katuloy, kabalong kila na katuloy na itong bad news sa destiny. Pag na katuloy. So, ang mga panigamot na inyo, katuloy niyo sa pulong sa Ginoo. Kaya sa trabaho na kayo nakasimba, kaya sa walang daan, sa panigin mo, ulit ko sa din na kisun, natinig ko ka paninaw sa doon, mo itong nagpuan nilang ba, yung pinto filma, ang imagine niya, like ko niya, nagkagusto sa kanya, kaya walay
pinapuin ng creation. Hindi man isyo. Huwag na natin ito. Sa sunod,